Kamustahin po natin yung mga kapatid natin sa Naga. Dito pa rin po sa latest update sa paghagupit ni Bagyong Christine. Kasama po natin ang head ng CDRRMO ng Naga City, Sir Ernesto El Camel. Magandang umaga po, Sir. Magandang umaga, ma'am. Magandang umaga po, Sir Ted. Magandang umaga po sa mga nakikinig sa atin sa buong Pilipinas po at sa labas ng ating bansa. Magandang umaga po, Sir Ernesto. Latest account po sa casualty po dyan sa Naga? Yung ano po, yung ating kapulisan ay may naitala po na 14. Ito po yun, sila po gumawa ng spot report after thorough verification. So far po, yung report po ng ating PNP ay 14. 14? Karamihan po dito ay nasawi sa pagkalunod po, sir? Lahat po, drowning po yung cause of death po nila. Kasi nga po, ito po yung inabot ng pagragasaan ng tubig. Oo. At ito pong 14 na ito, saang barangay po ito? Kalat-kalat po ba yan? Opo, ma'am. Kalat-kalat po. May galing po sila sa 4 na barangay. At yung 2 pong casualty ay pauwi po. Kasi late na rin daw na i-dismiss ng kanilang trabaho. Kaya nagpilit na umuwi, na nagkasalubong po yung malaking agos ng tubig. Bilang po ng mga nawawala? 3 na lang po na biniverify pa po. 3 po yung hindi pa ma-confirm kung nasaan. Kaya declared po as missing pa rin. Diyan po sa Naga City, ilang barangay po ang apektado pa rin ng baha hanggang sa ngayon? Sa ngayon po, meron pa po tayong barangay na, although hindi po siya totally, pero meron po mga portions ng barangay nila na malapit po sa ilog ang binaba. Ito po ay Sabang, Abelia, Mabolo, Triangulo, Igualdad. Ito po, a portion ng boundary po ng Mabolo, Gainsa, at Bagumbayan at Kamaligan. So sila po, yung ano po, sa Santa Cruz, sila po yung may mga tubig pa sa ngayon. At yung ano po, CBD namin, yung business district, yung kumbaga yung sentro, hanggang tuhod pa rin po yung tubig sa ngayon. Oo. So yun po yung pinakamataas sa ngayon, ngayong umaga, hanggang tuhod po yung baha? Oh, ito po yung sa sentro. Yung halimbawa, yung Mabolo po, ano pa rin po, meron pa rin silang portion yung pinaka malapit sa Bicol River, meron pa rin pong lampas tao, patuloy pa rin po silang inililikas at tinahatidan ng pagkain po ng ating mga responders. Ito po mga evacuees natin, sir. Ilan na po ang bilang sa ngayon ng mga apektadong pamilya at individual dyan? Yung nasa loob pa po ng evacuation centers natin ay meron na po tayong 11,209 persons. 11,209 persons. Meron na rin po ba mga nakauwi? Meron po umuwi na dahil wala na rin baha sa kanila at dinadala na rin po ng pagkain. Pero yung pong nasa mga barangay na mayroong pagtubig at hindi na rin po nakasipaglikas, dinadalhan po sila ng pagkain at tubig. Simula po kang gabi at hanggang ngayong umaga po. Ano pong swing po yung operation? Oh, ano pong pinakakailangan dyan ngayon ng mga nasa evacuation centers? Kanina nabanggit nyo na po yung malinis na tubig. Opo. Yung pong pagkain, kasi nga po yung marami na pong mga volunteers, yung mga barangays na hindi naman affected, yung una pong pagkain, malinis na tubig, yung pong mga damit na pang bata, kasi nga yung mga bata sila prone to sickness at lamig. Kaya sila po yung pinaka-priority namin. So ngayon po, enough po ang pagkain, sakto rin po ang tubig, pero mga damit na po ang kinakailangan po dyan ngayon. Opo. Kasi yung DSWD po, nakarating na po yung tulong po nila galing sa regional warehouse nila. At meron pa rin po committed na parating. Ang inaano lang po namin na sana bumaba na po yung baha along Maharlika Highway. Okay. Kasi yung pong mga delivery trucks papunta po ng mga groceries dito hindi sa Naga ay naipit po dyan. Oo, hindi po makalampas kasi ang banggit nyo nga po kanina, meron pa rin mga areas dyan sa Naga na hanggang ngayon lagpas tao pa rin po ang baha. Opo, meron pa po. Pero ngayon po bang umaga, Sir Ernesto, maganda na po ba ang lagay ng panahon dyan sa Naga o patuloy pa rin po yung pag-uulan? Although po meron po ang konting pag-ulan para pag-ulan at medyo makulimlim pa rin. Pero umaaraw na po siya.
So tuloy po kayo dun sa inyong mga rescue and relief operations dahil patuloy na po yung pagganda ng panahon dyan. Meron na po ba tayong assessment on the agricultural and infrastructure damage nitong si Bagyong Christine? Yes, ma'am. Opo, meron po, ma'am. Mm-hmm. Yung sa agriculture po namin, kasi September 1, binahan na din po kami kay Typhoon Entei. Mm-hmm. Kasi ito po yung mga major crops namin, yung rice. Kumbaga po, by volume metric tons, meron po na damage na 100 metric tons. Or yung halaga niya ay 1.87 million. At yung mais po na hindi siya naani nung after Typhoon Entei, meron po siyang 318 metric tons na aabotin po ito sa halaga ng 5.4 million. At yung pong mga high value crops tulad po ng mga gulay, marami-rami din po yung halaga nila. Totaling po sa ngayon ay 8.9 million po yung assessed damage ng agriculture po. In total na po yung 8.9 million, sir, ano? Yes, ma'am. Opo, opo. Infrastructure damage, sir, magkano po ang total na halaga? At meron pa rin pong hindi, meron po bang mga nasirang daan o tulay dyan po sa Naga? Meron po yung major bridge po, dito sa Rio Cararaya na bumigay yung abutment niya. Na, ano pa naman po ito? Ito yung isang major thoroughfare galing Maharlika Highway papuntang upper barangays po. Ito, meron pa rin pong mga hindi pa po reported ng ating engineering sa ngayon po kasi patapos lang o baga bumaba pa lang yung level ng tubig saka pa lang po sila nag-a-assess. Ulitin lang natin, sir, ano yung bilang po ng mga barangay that up to now ay binabaha pa rin. Ilan po yan sa ngayon? Ano po siya? Mabolo, Triangulo, Sabang, Igualdad, Abelia, Santa Cruz. At ito po yung mga boundaries ng Bagumbayan Sur at Gainsa at Kamaligat. So, bali po sila, yung po may tubig pa sa ngayon, mga 10 po yun. Ilan po ulit barangay ang meron tayo dyan? 27 barangays po yung Naga City po. So, 10 out of 27 barangays ang lubog pa rin po sa baha sa ngayon? Yes, ma'am. Although ito po, sabi natin 10 na lang siya, ito, nandito po din po yung urban area, nandito po yung concentrated, yung pinaka-highly populated barangays po. Kanina nabanggit nyo rin po no, mayroong mga lagpas sa tao na baha na hindi po mapasok ng mga sasakyan. Yung po mga boats natin pang rescue dun sa mga natrap sa kanika-nila mga bahay, ongoing naman po yun, sir? Yes, ma'am. Opo. Actually po yung Philippine Air Force na dumating na rin po. Pinilit po nila makarating kagabi. Dala po yung rescue boat nila. Sila po yung huling dumating na contingent galing sa ating Armed Forces of the Philippines. At pagdating na pagdating po nila, kumain lang at nag-ooperate na po hanggang ngayon. Yung pong alibaba po, yung portion ng Mabolo, mayroon po dalawang sityo o dalawang zona sila na talagang hanggang ngayon lampas tao pa yung tubig nila. Kasi nga po, pag tumaas yung tubig sa Bicol River, tataas din po yung tubig sa kanila. At yun po may pinakamalalim pang tubig sa ngayon. Kayo ho ba yung ano na ngayon dyan? Umaaron ho bang panahon, sir? Meron na po, Sir Ted, simula po kanina. Medyo, although po meron pa ang panakanakang pagulan, umaraw na po. Opo, opo. Sige po. Sir, ito pong naranasan yung matinding baha. Meron po naman niyang days before, di ba, na warning na concerning sa mga posibleng iulan, ibagsak na ulan ni Christine sa inyong lugar dyan? Opo po. Yung Pag-asa po, nagbigay po sila ng forecast. Naman po yun na sabi niya. Sabi ni Pag-asa ay hihingit ng 200 mm rainfall po yung ulan. Ang nangyari po kasi hindi rin po ito controlled ng instrumento kasi nagsabay-sabay po yung intense rainfall ng Camnorte, Albay at Camsur. So pag nagpag-abot po yung tatlong phenomenon na yon, lalo na pag gabi, ang Naga River po o ang Naga City ay catch basin po. Yes. So papasok po yung San Miguel Bay sa Bicol River, yung Bicol River naman po papasok sa Naga River at na-overwhelm po yung mga flood control channels namin. Kaya po binaha yung Naga City po at ganun kadami yung bagsak ng ulan. Okay. Sa record po ng instrumento namin dito ay umabot po siya ng 600
33.4 millimeter per hour for 24 hours. Wow, opo, talaga pong ito ho yung record na po ito for Naga, di po ba? Ano po, sir? Opo, Sir Ted. Actually po, may pinadala sa amin yung Mines and Geosciences Bureau na study nila, detailed flood hazard map. Kung makikita po talaga yung po binagsak na ulan, halos po yung urban district ng Naga talaga po. Tama naman po yung projection ng Mines and Geosciences Bureau. Opo, yes sir. Sige po. So sir, salamat po na marami at inyo pong kaisa din ang aming pong himpilan at ang buo pong MVP group. Ano po ngayon sa ating po paghahangad na kahit papaano ay maibsan po ang sinasapit ng inyong constituents dyan po sa Naga sa tulong po na paparating. Salamat po sir. Maraming salamat po. Nabigyan niyo po kami ng pagkakataon na maipaabot po ng mas mabilis at mas marami, lalo na po sa mga kamag-anak, mga taga-Naga na nandun po sa Metro Manila. Opo, opo. Diyos mabalos po, sir. Salamat po na marami. Thank you. Opo. Thank you. Si Ginoong Ernesto L. Camel, ang head po ng CDR-RMO, dyan po naman sa lungsod ng Naga. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.